Hello mga kababayan. Kumusta na kayo diyan? Nandito na naman ako. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin kung paano ako nakapunta dito. Paano nga ba pumunta dito sa Canada? Kasi marami nang tatanong. Oo nga pala. So, unang-una yung ginawa ko ay nag-aral muna ako ng caregiver. Nag-aral ako ng 6 months. Sinabay ko yan nung aking college. So, tuwing Sabado lang yan dati. 2001 ako nag-aral. Pagkatapos niyan, siguraduhin mo na mayroon kang employer. So, kung wala kang employer, hindi ka rin makapunta kung nanay yung pasok mo. So, ibig sabihin, nanay yung pasok ko dito. So, pagkatapos niyan, so wala akong problema na sa paghanap ng ano ng aking employer kasi yung aking employer ay mismo ang aking kapatid. Kasi mayroon siyang anak. So, nag-apply ako. Alam nyo guys, sa totoo, hindi basta-basta mag-apply kasi marami ka pagdaanan. Daanan mo yung mga interview, mga medical, ganun. Maghintay ka ng mahabang buwan bago ka matawagan. So, dumaan ako sa mga proseso niyan. So, okay, diretso tayo sa point ko. Pagkatapos ko ng graduate, na pinadalhan ako ng misis ni ate ko ng aking job order na hinahire niya ako. Kasi siya ngayon employer ko para sa kanyang anak na babae. So, after nun, na-receive ko yun, pinadala ko yung mga papeles ko doon sa embassy. Drop off ko lang doon. Kasama doon yung bayad na 4,000. 4,000 para ma-accept yung papeles mo. After nyan, hintay ka ulit. Kung matawagan ka sa interview, hintay mo yung interview mo. So, nung siguro matagal na hintay ako noon. Mga 6 months, interview ako. Tapos, hintay ko yung result ko. Pinaulit pa ako ng interview ulit kasi kailangan pa mag speak test. Nabutan ako ng speak test noon. Kailangan mag-interview ka sa computer. Titest nila yung English mo kung papasa ka. Kasi English dito yung language. So ngayon, naipasa ko rin. Tapos nag-medical na ako. At yun, nung medical ako, kailangan may ipasa mo rin yung medical mo. After 3 months, tinawagan ako. Pumasa na ako. So, pinadala ko na yung passport ko doon. Tapos tinatakan nila ng visa. Hintay ko ulit ng another 6 months bago dumating yung passport ko. Kasi nung panahon na yun guys, napakatagal ng applyan yun. Iwan ko, bakit ganyan? Tagal ang proseso noon sa ating bansa. So after dyan, pumunta na ako dito. Bumili na ako ng ticket. Binila na ako ng ate ko ng ticket. At saka naghintay. Pumunta na ako dito sa Vancouver. Landing ako dito sa Vancouver. Then, hinintay ko ng 2 years. Nagnani ako. After 2 years, pwede na ako mag-apply ng permanent resident. So, nag-apply na naman ako. Nag-download ako ng form. Pinalapan ko naman. Ginumply ko ang lahat ng mga requirements kung nakasa doon. Then, after 3 to 4 months, pinawagan na naman ako. Dumating na yung sulat ko na approve na yung permanent resident ko. Ano muna yung pwede na ako mag-work ko kahit saan bago ako nag-apply. After that, nag-apply na naman ako ng for permanent residence. So, matagal din guys. Almost 3 years din bago ako nakuha yung residency ko dito. So, yan. Sa mga nagtatanong, kailangan maraming paraan kasi. Lalo na ngayong panahon na to. Mayroong ibang uwi rin, mga skilled at saka student. Kailangan mga nurse kayo dyan or licensed nurse kayo, madali kayo makapunta dito. Or immigrant, kung mayroon kayong pira dyan, pwede kayo pumunta dito. So yun lang guys at yun lang ma-share ko kung paano dito pumunta sa Canada. At ngayon, panibago na naman
na kwento at idea kung paano pumunta dito yung aking senior sa inyo. So, disclaimer lang dyan. Ito lang yung masishare ko base sa aking experience. Okay guys, see you in the next video. Thanks. Kung nagustuhan nyo itong video ko, paki-like, subscribe na lang at share para magkaroon kayo ng notification sa tuwing ako ay magkaroon ng upload ng videos. Okay, thank you. Bye-bye.